Magandang araw sa inyo mga kabadyak. Sa video na ito, i-unbox natin itong headset na binili ko sa Lazada. Bago muna natin simulan itong video na ito, ako nga pala ang kabadyak ninyo na si Russell. Kung bago ka pala sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na upload ko pa. So ngayon, bubuksan ko na tong headset na binili ko sa Lazada. So ito yung brand. Yan, ito yung headset. So, dahil non-tapered yung head tube ng Voxter FT301 ko, is ang in-order kong size is yung 44. Tapos, kulay black. So, Ragusa yung brand. Ito yung laman niya. Pusta natin. Ito na yun. Ito na yung headset. So, ito yung cap bolt. Ito. Tapos ito yung top cap, then ito yung star nut. Tapos nandito naman yung mga bearing. Yan. Ito yung seal. Oh, pagsunod-sunod rin natin. Ito naman yung compression ring. Yan, pagsunod-sunod rin lang natin. Tapos ito yung bearing niya. Tapos ito naman yung upper head tube. Tapos bearing. Tapos lower head tube race. Then ito na yung crown race. So yan yung pagkakasunod-sunod. Ragusa yung brand. Develop natin uli. Pagkakasunod-sunod. Ngayon bukas na yung headset, yung brand niya is yung Ragusa. Nung nabili ko siya sa Lazada ng 374, so sale yun, tapos hindi ko na inabutan yung free shipping. Yeah, sayang. So ito yung headset. Kung bakit nga ba ako mapapalit ng headset? Kasi yung stock headset ng bike ko is ball bearing pa lamang. Naka-apat na taon na yun, kahit ball bearing pa lamang, is tumagal naman siya. Ngayon, nagka-pera tayo, papalitan ko na siya kasi hindi na masyadong smooth yung pagliko. Ramdam na ramdam ko na sa bawat pagliko ko na hindi na smooth. Kaya ngayon, papalitan natin to ng Ragusa headset na sealed bearing na. So ipapakita ko na lang pala sa inyo kung paano ko to ilalagay sa head tube ng bike ko. So ngayon mga kapadyak, ikakabit na natin tong Ragusa headset na nabili ko sa Lazada. So, ito yung mga tools na kakailangan na natin. Una is yung martilyo. Dahil wala naman tayong tools na tong press, kasi may specific tool na dapat gamitin dito. So, pupukpukin na lang natin siya. Dahan-dahan na lang sa pagpukpuk. So, kailangan din natin ito ng screwdriver. So, bakit nga ba natin ito kailangan? Pupukpukin ko yung pinaglalagay ng bearing para lumabas at mailagay yung kasama ng headset. So, kailangan din natin ito ng Allen. Ngayon, natagtag na natin yung stem sa stereo tube, tatagdagin naman natin siya isa-isa. Gawin itong, hindi pa rin napapalitan yun, hindi pa lang mapapalitan ng seal bearing. So ito yun, yung stock. Dust cover. Tapos yung bearing. Yan, ball bearing pa lang siya. Nakalimutan ko, tatagdagan din pala natin muna yung brake natin dito sa fork. Kasi tatagdagan natin ito. Tagdagin na natin yung fork. Ayan. Tapos ipapatong muna siya dito sa upuan niya. Ito yung headset natin na luma. Yan, ball bearing. Yung isa nandito pa. Ball bearing pa rin. Tatabi muna natin dyan sa gilid.
Tapos isa-isa niya itong buksan, itong headset na Ragusa na ikakabit natin. So, unahin ko muna dito ilagay is yung crown race. Itong nasa pinakababa. Yan, tatagdagin natin yun. Okay naman is, ikakabit ko na itong crown race dito sa stereo tube. Ikakabit ko na ito. Yan, drill lang. Tapos talagyan ko muna ng grasa. Okay, natagdag na yung bearing is, pupukuin ko ito, tsaka yung nasa baba. Gamit itong screw. So, para patagtag ito at maikabit yung Ragusa na seal bearing. So, tatagtagin ko lang. Hinahiraan nyo lang muna. So, ito na yung nasa ilalim. Yan. So, ngayon naman is yung ibabaw naman yung tatagtagin natin. Yan, nakikita nyo naman na umaangat. Yan, makikita nyo naman na umaangat. Nahanda lang yung pagpukpok ninyo. Huwag nyo yung bibiglain. Yan. Yan, tagtag na siya. Ngayon naman is, nilinisin ko lang yung head tube niya. Kung natagtag na natin yung naglalagay ng headset, yan, ayos na yan. So ngayon naman is, gagrasahan ko na siya para mailagay niya yung bearing cup. After magrasahan ng ibabaw is gagrasahan ko naman itong cup. So ang gagawin naman natin para ma-i-press to is kakamay lang muna natin. Tapos tatakpan natin ang pasahan. Dahan-dahan lang tayo sa pagpukpuk. Paikot din yung gawin yung pagpukpok para pumantay. So yan, malapit na natin siyang maipasok. Dapat kung maglalagay kayo is dapat pantay yung lapat na lapat. So konting pukpok na lang to. So hinaan lang natin. So ngayon is i-check ko lang kung lapat na lapat na ba ng ayos. So medyo kawang pa dito. So konting pukpok pa lang mahina. Kung yan, successful tayo sa una pa lang yan, sa ibabaw. So, tingnan nyo kung lapat na lapat. Yan, lapat na lapat na yan. Ilagay ko na yung nasa pinaka-taas, yan. Ngayon naman is yung ilalagay natin dito sa ilalim na. Ito. Sa alam natin. Ilalagay ko na. Siyempre, gagrasahan din natin ito. So, ngayon, ikabit na natin. Nakamayin ko lang muna ulit. Nakahiga yung bike ko para mas madali maikabit. So pupukpuin ko na ng dahan-dahan. So yan, unti-unti ko na nakapasok. Yan lang din yung kanina, dapat pantay. So dapat pantay, yan. Dapat lubog na lubog yan. Ituloy ko lang. So nakabit ko na yan, yung bearing cup. So, mas mahirap yung part ng nasa ilalim. So sobrang hirap. Ang tagal ko bago na isuot at napapantay ito. Nakikabit ko na yung bearing cup. Tapayo ko na ito ng bag. Dala lang ulit. So ngayon nakikabit ko na yung cup. Itayo ko na yung bag is lalagyan ko naman ng grass yung bearing. So lalagyan ko naman ito ng grasa. Kakabit ko na yung port. So, gagasahan ko na rin yung bearing. After mailagay ng bearing is isusunod naman natin ito. Then yung gas cover. Then ito.
So dahil may star nut na tayo, hindi na natin kailangan yung star nut na kasama ng Ragusa. So ito na rin yung gagamitin natin. Ngayon is higipitan ko na lang yung top cap. Itan ko na lang tong bolts na to. Tsaka yung bolts ng stem. Ayos na yung kakakabit natin dito sa Ragusa na headset. So higipitan ko lang. Yan na yung headset na ilagay na natin ng maayos. Yan. Ngayon napalitan ko na na yung headset. So smooth na yung mawat pagliko ko ngayon yung para dun sa ball bearing. So ganda talaga pag seal bearing. Sa 375 pesos. Mas napamura pa ako sa pagbili ng headset kumpara dun sa mga bike shop dito sa amin na nagpe-presyo ng 500 to 600 yung price ng isang headset. So ang gagawin ko na lang dito is itatago ko na lamang kung may isa pa kasi akong frame. So baka magagamit pa at mabubuo. Gagamitin ko na lang. So yan, minawala na kagad na drum bulitas. Tatlo pala bale. Hanggang dito na lang itong video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo yung notification bell para maging updated ka sa mga videos ni upload ko pa. Have fun and enjoy your ride. Ride safe mga kapadyak.